Secret Santas of My Movie World. Hello, good afternoon. My first question is for Kylie and Paolo. So since both of you, marami nang nagampanan na roles na almost the same. Like for Paolo, you've done several rom-coms or love story before. Ikaw, Kylie, about a woman empowerment. What makes this film different with others in terms of doing the characterization on this film? How this differs from the other characters I portrayed? Si Bettina, very modern Filipina woman. So, imbis na sabihin natin yung gusto kong tulungan yung pamilya ko or gusto ko makaangat yung pamilya ko from sa hirap, si Bettina, yung gusto niya sa buhay, she wants to be her best self. Gusto niya to start her own business. Gusto niya makawala from a bad relationship. Gusto niya self-actualization yung goal niya. And for me, iba yung different, yung movie nito, it talks about different topics. For example, anong mas pipiliin mo? Yung love or yung money? What if may pumasok sa buhay mo na mahal mo, maghihinder ba siya sa career mo, sa success? So it talks about topics like that. Sa akin po, I've done a couple of rom-coms or comedy, or mga ilan na mga comedy na pelikula. Pero I think this is different because, well, first of all, the character is different. And second, siguro, it's more than a rom-com. I feel like hindi ko alam eh, rom-com ba natin minamarket? Parang akin kasi mas inspirational siya, mas feel good dahil yung mga in-betweens na nangyayari sa mga kababayan natin na nagtatrabaho abroad, parang dito nakikita rin paano sila makasalamuha sa mga ibang lahi na katrabaho nila. And parang, it's something that would inspire you, not just for your career, but also parang sa outlook mo in life. To add to what Paolo saying about it, the movie being more than a rom-com, kasi highlighted din yung camaraderie ng character ni Paolo sa mga katrabaho niya ng iba't ibang lahi, hindi ng Pilipino. Si Kylie na yung character, may mga katrabaho din na ano. So, bukod kaya lang yun yung parang central conflict ng movie, love or money, kasi pareho silang nandun sa parang sumisipag lang is the anthem of the for the migrant worker. So bukod sa love, nandun yung camaraderie nga. So making it, I guess, more than just a rom-com. Okay, thank you. For my second question, since the movie is parang about office romance, kayo ba personally, would you like to have a partner na same with your field or someone na outside na sa work? I don't think the movie is about an office romance. Hindi kami workmates, pero we met each other inside an elevator. So, hindi kami workmates. I would want someone not in the same industry as I am. Feeling ko mas marami akong natututunan na iba. And para din maiba because showbiz is a very public industry. If given the chance, I think siguro okay lang din na parang hindi in the same industry. Pero parang napapaisip na ako ngayon siguro pag kunwari, you own a small business, and parang yung mga kaibigan rin kasi ako ganun, parang sila mag-asawa yung nag-handle ng business. Parang sarap rin siguro, parang gigisig ka. Oy, mahal. Oy, ikaw na ngayon, ha? hand in hand yung ano. So, malaki yung respeto ko sa mga tao, ang kaya nila yung ganun. Pero, maybe personally, if given the chance, siguro, not in the same industry. Thank you. Thank you. That was Bernard Santos of My Movie World. Well, hindi ko sure, ito ba yung first time yung together ni Kylie or... Okay.
Hindi po, Ate Rosa. Kung matatandaan niyo po, gumawa kami ng pelikula ng Your Star Cinema before with the Alonso and Derek Ramsey. Kasal. By Derek Ruel Bayani. It was the first time we worked together. Actually, baguhan po ako. My first ever film. And si Paolo yung naging parang acting coach ko doon dahil baguhan pa ako. But this is actually, well, for me, Pao, ha, first time ko na mako-work with Paolo. And I've always wanted to work with him. And finally, given great material and with Viva and Rain Entertainment, magka-work na po kami kayo. Parang first na rin natin kasi nang sakasal si Derek lagi yung ka-eksena niya. So, dito lang po kami nagkasama talaga ng isang buong project. So how was it working with Rich Tagger? Kasi alam ko naman prior to this, kahit pa paano meron kayong pinagsamahan or tama ba, closeness din siguro. Kasi alam ko, Paolo's BFF is Kylie's ex. I hope you don't mind mentioning it. So how was it working now? I mean, wala ba yung ilangan din? Naging comfortable ba agad? And ano yung nag-discover nyo with each other? Siyempre, ngayon magkatrabaho kayo. Ngayon. Okay naman po, parang... well, prior to... Hindi naman naging sobrang awkward because prior to shooting the film, marami kaming script readings, workshops, so inayos namin yung characters namin, but yung na-discover ko kay Kylie kasi nag-shoot kami sa Singapore, ano talaga siya, head turning. Kumbaga, minsan nahihiya na akong tumabi sa kanya kasi lahat ng lalaki sa kanya nakatingin, baka mapaaway pa ako. Wow! No, wala kaming ilangan because, well, to me, I think we were friends. We were friends before and we've been friends for a couple of years, and that makes it easier to work as characters and as actors. Na-discover ko kay Paolo, I always found him very quiet, very mysterious, and he kept the same persona all throughout the shoot, but I really respect him as an actor. I think he's one of the best actors out here, and yeah, very, very maalaga siya sa scene, and we work together well. Yeah. Okay, last na lang, Botus. Kylie, how do you find Paolo now? Kasi parang sa ngayon, isa siya sa ano eh, matuturing natin na one of the hottest actor that we have now. And Pao, ano yung feeling mo dito sa mga nangyayari sa'yo, sa career mo? Kasi talaga naman sa ngayon, ikaw yung pwede namin sabihin ka sa pinakamainit na actor. I really love working with him. I agree, I think he's one of the hottest actors right now. But more than that, magaling talaga siya na actor. I really look up to him. What he did here in the film, iba yung pinakita niyang character from all the other projects I've seen with Paolo. He's very diverse. Iba yung elevator boy na pinakita niya dito. And with the story, we were both able to showcase two different characters. I'm grateful you know, after the pandemic, ang dami nangyari sa mga buhay nating lahat. Parang nung mga panahon na yun, parang siyempre nami-miss mo rin umarte, nami-miss mo rin, kailangan mo rin magtrabaho para kumita. But I'm very grateful dahil I have two shows na umi-air ngayon, and also sumakto yung air date namin for Elevator. And it wouldn't have happened if hindi ako tinanggap ng mga manonood. So I'm thankful for our TV audience, and not just our TV audience now. I'm hoping the film would do good, and I'll be able to thank the moviegoers properly. Thank you.
thank you po, next time.